mga minamahal, tayo po yung manalangin, praise God, hallelujah. Dakilat na pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal pang Sus, pinakamamahal pa rin kami pinapupunin po sa labas iyo, O Diyos, sa maraming pagkakataon, pinagalap mo sa bawat isa, amin ay pumapakinggan ng iyong salita. Ang aming dalamingin, Diyos, magsalitong pagkain ay mga kaluluwa sa aming po mga webcast viewers. Bigyan mo sila pagkakataon, makapaglingkod sa iyo, ibang lingkod, pangunahan mo ako, sapagkat ko sa akin wala akong magawa. Patawarin mo ko sa aking mapagkukulang, makainan na pagbigyan, patawad po mula Panginoon. At dalangin ko Diyos sa iyo, makapangyariang pahala namin sinasaway, ang mga demonyo at ang pag-alilangan ka sa out. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Parating dakilang Diyos. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa pusong pagkasalamat, ay naukulamin sa ating dakilang Diyos sa buhay sa ating po pinakamamahal para sa Kristo. At ako nagbibigay ng dobling paggalang, nagbibigay ng magandang hapon sa ating minamahal, ginagalang ng Pastor Evangelista Willis Tadalameda, the end-time prophet of God. At magandang hapon sa the beloved children, children in love, grandchildren, and great grandchildren, sa lahat po ng ating mga webcast viewers. Magandang hapon sa ating lahat. Ang ating pong paksain ngayong hapon natin, pamagatan nating bagong buhay. Hindi na po tayo katulad ng araw, minamahal. Meron pinaglalaanan sa atin ang ating dakilan sa buhay na walang hanggan. At makakamit lang natin yun, minamahal ko, kung tayo susunod sa kalooban ng ating dakilan, Diyos. Yun po, minamahal. Huwag natin isipin yung ating sariling minamahal, sapagkat tandaan po natin, pag ikay totoong anak ng Diyos, may Diyos na nag-iisip para sa iyo. Mapalakukan ba natin ating mula Panginoon, minamahal? Kaya iba, yung iba, namumong problema, minamahal, ano ang kinabukasan? Tandaan po natin, ang totoong kinabukasan ng Kristiyano, hindi dito sa lupa, kundi sa langit, sa piling ng ating dakilang Diyos. Kaya, anuman ang danasin mo, ito'y kalooban ng ating dakilang Diyos. Maaaring sumagana ka, maaaring maghirap ka, maaaring ayos lang ang buhay mo. Pero tandaan natin, minamahal, ulitin ko, ang yung pinaka-indulto na lahat, minamahal, sa piling natin, dakilang Diyos. Kaya po, minamahal, naman ang mangyari sa ating buhay. Sabihin natin sa mga, charge to experience. Ano sabi na unang versikulo, minamahal ko? Roma Kapitulo 3, ang versikulo 23, praise God. Ating pong basahin. Sa mga taga-Roma, 3 talatay 23, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Isipin niyo, minamahal, lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng mga Panginoon. So, walang exempted yan. Huwag kang babait-bait dahil alam ko makasalanan ka dati. Alam ko yun. Kaya sabi nga, minamahal, gawin mo lang yung kalooban ng ating dakilang Diyos. Yun po, tama. Nasa huwag kang magbait-baitan, minamahal. Sa libon ang pwede yun, bait-baitan. Kung natin Ilocano, singput kitab. Ha? Mabait, pero parang surot nangangagat. Pero po, minamahal, kaya nga po, lahat ay nagkasala. Ang sabi, minamahal ko, ano ang bayad ng ating mga kasalanan? At ano ang handog ng Panginoong Hesus? Ating basahin, minamahal ko, Roma 6:23. Ating pong basahin, praise God. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 6, ang versikulo po ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dalapuat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. So, makita natin, minamahal, pag ikay Kristiyano at nakakasala, ang bayad mo ay yung sarili, kamatayan. Plus, itatapong ka pa sa impyerno. Yung pinakamasakit ng minamahal. Ngunit ang handog na ating dakilan sa buhay na walang hanggan sa piling na ating mula Panginoon. So makita po natin, minamahal. Kaya nga po, magpasalamat tayo sa ating dakilan sa hindi tayo katulad, minamahal ko ng mga taong sa libutan, minamahal ko, taon-taon, nangangako na magbabago na. Nagbago yung taon, minamahal ko, yung tao, hindi. Makita po natin, minamahal. Kaya nga po, ulitin ko, minamahal, hindi nawawala sa isipan ko, lalong lumuluwang ang kulungan. Bakit, minamahal ko, dumadami ang tao, maraming tao nagkakasala. Ngunit, sa mga anak ng Diyos na pinili, minamahal ko, magkulang man, sabi nga, di yung sabi nga, sabi ng Nobesia, Nobesia kapurit lang. Hindi naman yung magkulang ka, kamatayan, hindi po, minamahal. Kundi,
Kumisan, pag itinutuwid ka, minamahal ko, minsan ayaw ng Kristiyano maituwid eh. Tanda mo, minamahal ko, pag ikaw itinuwid ng ating dakilang, ibig sabihin, mahal ka ng pinakamamahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos, minamahal ko na manatili ka sa ganung buhay, minamahal. Kaya nga po, ang pag-ibig ng Diyos, ating basahin, minamahal ko, Roma 5:8, praise God, ating pumasahin. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 5, ang talatay 8. Datapwat ipinagtatagubili na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Yung po, minamahal. Nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay sa atin. Years back, ilang taon, 2,000 taon nakaraan, minamahal. Namatay ang Panginoon si Kristo, minamahal ko, nang dahil sa atin. Nang dahil sa ating makasalanan, katanda po natin, minamahal ko, nang tayo po'y tumanggap sa ating dakilang Diyos, nilinis sa tayo ng ating mga Panginoon, nabautismuhan sa kanyang banal na pangalan. Hindi na po yung sangalan ng mana na nakakaspirito sa atin, kundi yung sangalan ng Panginoon Kristo na siya nagbigay ng bagong buhay sa atin, minamahal. Tandaan po natin yung minamahal ko. Ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, minamahal, ay yung pagpasaganain niya tayo. Pagpalain, sabi nga, may nagtatanong, bakit 10 taon, naku, ako. Hindi pa ako pinagpapala. Ay, malingkod, minamahal. 3 years, dumating sa akin yung pagpapala. 3 years ako naglilingkod sa mga Panginoon. Kaya sabi nga, bago ako tawagin ng ating dakilang Diyos bilang isang manggagawa, inilagay na ng ating dakilang Diyos lahat ng kailangan ko. Lahat ng iniisip ng tao, naroon na lahat, minamahal. Ah, maglilingkod ka lang sa mga Panginoon. Isipin mo, sino magbibigay sa inyong bahay? Sino magbibigay sa sasakyan? Sino magbibigay ng refrigerator na 9 cubic feet, minamahal? Hindi ko mabibili yun kung sa pera ko lang, minamahal ko. Ah, sabi nga, tuwing linggo, minamahal ko, may grocery yan. E sinasabi yung abalingkod, minamahal. Yung bagong buhay, ilalabas ko pa yung laman ng rep ko bago kumaku yung kursinada ko, yung gusto kong pagkain. Yung po, minamahal. Kaya nga po, naging matatag ang buhay ng Kristiyano dahil ibinigay na ng ating dakilang Diyos ang pagpapala. At bakit hindi ka magiging, sabi nga po, matapat sa ating dakilang Diyos, samantalang nakita mo yung katapatan ng mga Panginoon, hindi mo pa hiningi, ibinigay na niya. Ganun po ang kabuti ang ating dakilang Diyos, minamahal. Ang sabi nga, minamahal, kaya I think tayo nalaman natin ang totoong ito, ang katotohanan, sapagkat tinuruan tayo ng ating dakilang Diyos, minamahal ko, ng tao ng Diyos, sa Jeremiah 3:15, minamahal ko, and I will give you pastors that shall feed you with knowledge and understanding. Isipin niyo, minamahal, nalaman mo, minamahal ko, paano sa mga, noong araw, pagka-commended lang, pagka-commended lang. Lahat ng nagkaganda, minamo ko, tinatama na kidlat. Nag-antanda na. Antanda na nga, sabi hindi wala pinagkatandaan. Samantala sa atin, pinoprotektahan tayo ng ating dakilang Diyos. Sa ating bagong buhay, minamal, protektado tayo ng ating dakilang Diyos. Yung abalingkod, minamal ko, na maglalabaw kahapon, nakakumikid lang sa paligid. Umuulan pa, minamal. Ngunit ni kailanman, hindi ko natakot, minamahal ko. Naroon ako. Sumilong ka lang doon sa loob ng silong ng bahay, minamahal. At wala kang katatakutan, minamahal. Hindi na katulad nung araw, kumidlat, nasa gitna na kalsada, nag-aantanda, nasa jeep. Yun, tinatamaan ng kidlat, minamahal ko. Kaya nga po, sino ay sinugo ng ating dakilang Diyos upang magising ating puso at kaisipan, minamahal? Ang sabi, Epeso Kapitulo 4, versikulo 11 at 12, praise God. Sa mga tiga Epeso 4 talatay 11 at 12, ganito rin po ang pagkasulat. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba ay propeta, at ang mga iba ay ebanghelista, at ang mga iba ay pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawain paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen. Child Bold Ministry, minamahal ko ito yung nasa ating pumagulang sa ating mga Panginoon. Sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ibig sabihin, yung church, minamahal. Paano maging matibay ang isang Kristiyano? Paano ko maging matalino, minamahal ko, na mas advanced pa isipin mo, minamahal ko, kesa sa atin sa libutan, nagre-review sa atin, dumadalo sa gawain, pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Ibig makita po natin, minamahal, ang pagpapala ng ating dakilang Diyos, hindi ba katulad sa tatayo ka sa kanto, nakatayo ka ron, wala na akong hinihingi, itinatapo lang naman ang pera. Hindi po, minamahal,
Sa gawa natin, dakilin sa pagpapalain ka na ating malapang ayon sa iyong paglilingkod. Tandaan po natin yun. Yun, sa'yo, maglingkod ka ng tapat. Huwag kang mag-alilangan. Lalo na sa pagbibigay, minamahal, huwag kang mag-alilangan. Binabanggit namin yan, hindi para sa amin, minamahal ko. It is for you. Paging matapat ka sa ating dakilang Diyos, mas tapat ang Diyos kesa iyo. Huwag mo sasabihin na, wala na ako bukas. Tandaan po natin, minamahal, hindi kailanman, hindi ka nalilimutan ng ating dakilang Diyos sa mabubuti mong gawa. Pag sinabi mong, wala na ako pera bukas, tandaan natin, minamahal ko, baka hindi ka nagtatapat, kaya wala ka ng pera bukas. Ngunit pag dapat ka sa ating dakilang Diyos, minamahal, sabi nga po, kung ako'y baguhan, wala akong maibigay, minamahal, wala akong maibigay. Yung rilo ko, minamahal, yun na hinilo ko sa tatsasakuan. Wala akong ibigay. Yung wedding ring ko, yung nilagay ko, minamahal. Isipin po natin yun. Kung sa salibutan, mahalaga yun. Yung rilo, oras, minamahal ko, dahil natanggal akong servisyo, nagwardiya ako. Mahalaga yung oras, minamahal. Sa sing-sing, hanapin ng bilabid ko, nasa yung sing-sing mo. Hindi na nakikita sa kamay ko. Binigay ko sa kawa, hindi siya kumibo, minamahal. Alam niyo, napakahalaga yung pagbibigay. Alam ng ating dakilan Diyos kung gano'ng kakatapat sa Kanya, wala ka na ibigay. Sabi nga, nung araw, minamahal, nasubukan ko yun. Uwi ako, wala akong pamasahe. Sapagkat ibinigay ko lahat sa gawain ng ating dakilan Diyos. Nabanggit ko lang, minamahal ko, kay Brother Mauro Hulaw, wala na yun. Sumalangit na. Sabi ko, Brother Mauro, pwede bang pahiram ng 5 pesos? Kasi 125. Tama ako, may sukli pa akong 50. 50 nga ba? O 25. Yung minamahal, pinahiram ako, sabi ko. Sabi niya, ito yung sa'yo, Brother Pet. Huwag mo na bayaran. 5 pesos, minamahal, para makauwi lang sa bahay. Isipin po natin, minamahal. Kung nung araw, minamahal, magtatawanan ka ng tao, minamahal, 5 piso lang hiningi mo. Samantala, pwede ka naman humingi ng kwan? Ng 500 kaya? Hindi po, minamahal. Yun lang mong kabayaran, yung pamasahe ko lang. Tandaan po natin, makikita ng ating nagalis kung gano'ng kahalaga yung pagdalo sa gawain. Yung iba kasi, sabi nga ulitin ko, minamahal, ang iba kasi iniisip yung kinabukasan. Yung kinabukasan, tandaan na minamahal ko, dito sa lupa, maaring pagpalain ka, negosyo, hanap buhay, pagpalain ka. Ngunit, ang totoong Kristiyano, ang inaasahan ay yung langit ang buhay na walang hanggan. Yung po, minamahal. Kahit na ikaw na pinakamahamak na Kristiyano sa buong daigdig at nakita ng ating dakilang Diyos. Sabi nga, ikaw ay isa doon sa mga magmamarsya at maglalakad sa gintong kalsada. Yung pang inaisip ng tao, minamahal ko, yung kinabukasan, tandaan po natin, minamahal. Pag nag-isip ka ng kinabukasan, mabibrenggo lang yung utak mo. Mababaliw ka lang. Samantalang, di ba? Nag-iisipin ang kinabukasan mo, hayaan mo ang Diyos na mag-isip para sa'yo at magtapat ka sa gawa natin na kalilis. Isang tsak na bagay, pasasaganain ka ng ating pinakamamalap ka noon. Ang sabi sa Biblia, ang Diyos ay nagkatawang tao upang tayo iligtas. Isipin natin yun, minamahal. Ano kaligtasan? Kaluluwa? Hindi, dito pala sa lupa, minamahal. Yung mga kaso na yan, minamahal ko, baliwala yan. Ang sabi nga sa isang kapatid natin sa bagay nung linggo, minamahal ko, sabi ko, nireid yung bahay nyo, ng bayaw mo, ng pedeya, wala siyang kasamang sibilya na titingin kung saan ang galing yung drugs. Wala. Wala silang sales warrant. Wala. Sabi ko, panalo ka na. Hindi kasi pwedeng kunin yung item na alam nila kung nasaan, bakit nila alam. At wala silang tumingin na barangay tanod ba lang o barangay captain. Wala, minamahal. Kaya sabi ko, panalo ka na. Wala silang search warrant. Hinihintay pa nila 20 minutes bago dumating yung barangay captain. Na-raid na nila yung bahay. Dumating yung barangay captain. Saka pa lang dumating. Isipin po natin yung minamahal. Search warrant, wala sila. So, ganun, minamahal. Sa bagong buhay, kasi yung bayaw, hindi taga Jesus Miracle Crusade, pastor, pero sa ibang kongregasyon. Kaya sabi ko, sabihin mo sa bayaw mo, dumalo sa gawa natin, takilan Diyos, isang tsak na bagay,
malulutas ang kaso niya. God was manifesting the blessed. 1 Timoteo kapitulo 3, versikulo 16, praise God. Dito po sa ikalawang 1 Timoteo kapitulo 3, ang versikulo ay 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kalulhatian. Amen. Kasi po yung translation ng Tagalog, napakalayo dun sa English. Sa Tagalog nito minamal ko, may kasamang Arab. Alam niyo Arab? May kasamang Arab. Arab pa lang yung Arab. Siyempre, itatranslate nila para sa kanila. Ang buod nung God was manifest in the place. Sin of angels. Sino ba nakakita ng anghel, binabal ko? Hindi pa naman nakakita ng anghel yung mga anak nung araw nung nasa taas siya. Nung subabalang, nung makikita, nagkatawan tao ang Diyos, binabal. Kaya po makikita po natin, binabal ko. Kahit sa salita ng ating dakilang Diyos, dinadaya nila, itwist nila yung mga tao, binabal ko. Maliban na lamang kung buksan ang ating dakilang Diyos sa kaisipan mo at malalaman mo na mali sila. Mali yung translation ng from English to Tagalog. Tandaan po natin yung binabal. Kaya po, ang Diyos ay nagkatawan tao para tayo iligtas. Napako sa krus ng Kalbaryo ng dahil sa ating mga kasalanan. Isipin po natin yung minamahal. Na binabaril ka nung araw, gusto kang patayin. Pero hindi ka tinatamaan. Bakit minamahal? May layo namin pala ang ating dakilang Diyos upang dalhin ka sa buhay na walang hanggang magmana. Nang walang hanggang buhay. So makita po natin minamahal. Yun ang nasa isip ng ating dakilang Diyos na hindi natin alam minamahal. Na noong araw pala, minamahal tayo ng ating dakilang Diyos, minamahal. Iniibig tayo ng mahal na Panginoon. Kaya nga po, sabi niya, Balingkol, magkukwento para ako sa sarili, minamahal ko. Nakatatlong Sundays ako sa Baguio. I thought I was living there for the rest of my life. Kaya ko, tinawagan ako ng beloved daughter ko na sabi, tinatanong daddy kung meron kang college degree. Kailangan nila ng preacher sa Kuwait. College graduate. College degree. And sabi ko, nine degree fourth dan black belter ako. So, sige, college lang. Wala ako nung sinasabi nila. So, balik Marilao. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sapagkat ayaw balingkod. Kung doon sa Baguio, di sa Baguio. Kung sa Kuwait. Sa Marilao, mas mainam. Bakit minamahal? Salita, taga rito ako. Palakpakan natin natin, dakilang Diyos. Ang Diyos ay nagkatawang tao para sa atin. Tandaan po natin yun. Kaya nga po, mahirap man sa tumatanda o nagbibiyahin madalas. O kasi sa Baguio, pagpunta ka ng gawain, maliban ako Miyerkules, minamahal ko, may sasakyan. Pagka Miyerkules, katulad ngayon, ginamit nila yung chapel doon sa pastoral house. Maliit lang. Kaya lang doon, minamahal ko, walang tigil doon ang ulan at napakalamig ng panahon. Minamahal, mabuti na lang ibalingkod, sanay ako sa ginaw. Ang sabi ko, ay ibalingkod nga, naglalakad sa yelo, hindi nga ako giniginaw. So ganoon po, minamahal. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sapagat ito yung bagong buhay natin, minamahal. Hinaharap ng kaaway, minamahal ko, na umayaw ka na dahil sa rayuma. Wala naman tayo rayuma, pinagaling na tayo ng ating dakilang Diyos. Sabi nga, bagong buhay, minamahal. Kaya nga, balingkod, sasabihin ko sa inyo, magtataka kayo sa akin, pag nagkumot ako, braso lang at kalahati ng hita hanggang tuhod, yung paa ko, nakalitaw yun. Nakamedyas. Noong araw kasi ginagawa ko yan, pumapasok ako sa Colombo, naka-uniforme, may bandoler, yung baril ko nasa tabi ko. Mabuti hindi ko nahugot yung granada rito sa libib. Isang tsak na bagay, wala sana ng Alfredo Ignacio sa inyong harapan. Ngunit, inilaan pala ako ng ating dakilang Diyos upang tumayo sa banal na pulpito at mangaral ng totoo minamahal. Kaya po, huli versikulo, nagbago ang ating buhay dahil sa kamatayan ng kahabagan ng Diyos. Sa kahabagan, minamahal. Hindi tayo nagpunta rito kasi hinanap ko yung gawain. Meron nga sasabi, hinanap ko yung totoong gawain. Ang totoo, minamahal.
Correct me if I'm wrong, ha? Hindi mo hinanap ang malapang noon. Ang Diyos ang naghanap sa iyo sa dayami. Ha? Kasi gintong karayom ka. Hinanap ka sa ng Diyos sa napakaraming dayami. Kaya yung iba sinabi, hinanap ko ang tamang paglilingkod, hindi minamahal. Wala kayong hinanap ng paglilingkod ng araw. Ang hinanap nyo, kung saan kayo mapapayapa, kung saan ako kikita. Ewan ko ba kung nabanggit nyo ang Diyos ng araw, minamahal. Ngunit na dumating ka sa Jesus, miracle ko siya. Binago ng Diyos ang buhay mo. Binago ng Diyos ang isipan mo. Binago ng Diyos ang direksyon ng iyong buhay. Kaya sabi nga po, bagong buhay, bagong pag-asa, minamahal ko. Huling versikulo, magsanda yung ating mga manunugtog at magawit. Roma 6:4, praise God, natin basahin. Dito po sa aklat ng Roma, kapitulo 6, ang talata po'y 4. Tayo ngay nangalibing na kalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Amen. So, kaluwalhatian ng ating dakilan Diyos, minamahal ko, makakalakad tayo ng panibagong buhay. Isipin po natin yun. Nasa plano ng ating dakilan, hindi tayo, minamahal ko, nag-isip. Hindi tayo nag-isip, minamahal ko. Bagkos yun po yung plano ng ating dakilan Diyos sa tapos yung maging bago. Kaya tandaan po natin, minamahal, mag-isip ang bawat isa. Malapit ang bumalik ang ating dakilan Diyos. Alungin mo sa iyong sarili, pala Panginoon, makakasama ba ako sa rapture? Yan lagi natin tanungin sa ating sarili. Sapagkat walang pinakamahalagang bagay na mangyayari sa iyo sa buong daigdig na ito, kundi makasama ka at makita mo na mukhaan ang pinakamahalagang bagay. Yun po minamahal. Eh, mga tao nag-iisip, minamahal, are they going to heaven? Ang sabi nga ng ibang lingkod, tama yung sabi natin, beloved ordained preacher, minamahal ko, kunin ako ng Diyos pag natutulog ako. Ayaw ko magpadala sa ospital. Ayaw ko ng doktor, hindi ko inom ng gamot. Tama na sapat na sa akin, minamahal ko, na alam ko na ang Diyos ko'y buhay at siya nagpapagaling ng karamdaman kung kukunin ka niya sa kanyang pamamaraan. Natutulog. Tandaan po natin, minamahal, ang totoong Kristiyano, walang pinanghihinayangan. Alam niyo, minamahal ko, sa libutan, sila magsasabi, oh, kabata-bata pa, kapahinayan, ang ganda pa naman ng negosyo. Tandaan po natin, minamahal, hindi natin hawak ang buhay natin. Itong bagong buhay na binigay ng ating dakilang Diyos, itong pagsumikapan natin, iharap sa ating dakilang Diyos na malinis. Sapagkat dito lamang tayo, minamahal ko, dito lamang magiging dahilan kung paano tayo, kung bakit tayo magmamana ng buhay walang hanggang. So, pabayo tayo lahat, minamahal. Awitan na ating dakilang Diyos, minamahal ko. Pinaka-alam ng awiting ito, umawit tayo, minamahal. Huwag nating iisipin na tayo'y pauwi na. Hindi natin alam, minamahal, pagkatapos ng gawain, may rapture na. May negosyo pa naman ako bukas. Handa po natin, minamahal. Bawat sandali ng ating buhay, napakahalaga. Ang paglingkod natin sa ating dakilang Diyos, kailangan taos ito sa puso. Huwag na tayo mag-isip ng iba, minamahal, sapagkat hayaan natin ang Diyos ay mag-isip para sa atin. Umawit tayo, minamahal. Thank you.
Sa ating mga minamahal na mga bisita na magiging kapatid namin sa mahal na Panginoon. Kayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos sapagkat alam namin ang mahal na Pinon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos. Inyo pong narinig mga minamahal ang mga buhay at pinagpalang patutuo, mga dakilang tanda, mga kababalaghan, mga himala, nakatunayan ng ipinangako ng ating mahal na Panginoon na nakasulat sa banal na kasulatan. Kung inyo pong ibigay ang inyong buhay sa ating dakilang Diyos, isuko ang lahat sa mahal na Panginoon, kayo man rin ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, may apat na reglamento o susi ng kaligtasan. Kinakailangan niyo po ang apat na susing ito upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo po ay mga maging tagapagmana ng walang hanggang buhay. Una po, pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos. Wala na pong iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang pangalawa po ay pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang pagkasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais niyo pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Panginoon kayo po ay kanyang tutulungan. At ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa aklat ng Magawa, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 38. Sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagbabatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po mga minamahal ay hindi pagsanib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po mga minamahal, ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan at kung ano ang ginagawa ng mga apostolis 2,000 taon na ang nakalipas. Isa sa gawa po natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo pagkatapos po ng banal na gawain. At mayroon po tayong mga minamahal na mga awit na handa pong mag-aalalay sa inyo mga minamahal, nawa ay hindi po kayo lilisan sa lugar pong ito na hindi nyo nasunod o naisagawa ang ikatlong susi ng kaligtasan. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo.
At ang pang-apat po ay bautismo ng Espiritu Santo. Hindi na po kayo ang gagawa, ang ating dakilang Diyos ang siyang magbabautismo sa inyo ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at nagsusumikap na gawin ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang kanyang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po mga minamahal ay darating po sa inyo. Ang bautismo ng Espiritu Santo na kung saan ang Diyos na po ang gagawa. Purihin ang ating dakilang Diyos at mga minamahal, ang inyong dalawang kamay inyo pong itaas at tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos at sundan niyo po ang panalangin aking pong sasabihin. Kasama po yung tao sa pusong pagsisisi sapagkat sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalulatian ng ating dakilang Diyos. Subalit ang ating dakilang Diyos ay mayaman sa kahabagan at handa pong magpatawad kung kayo lamang po ay magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sundan niyo po mga minamahal ang panalangin aking babanggitin. Sabihin niyo po, dakila at mabugpalang Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Mula na ako'y mag-aisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa aking mga pagkakasala. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpala namin Ama sa langit, Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sa matamis at mga pangyarihang pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa undalangin ng aming minamahal at ginagalang na ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeida, ang iyong propeta. Sa huling kapanahunang ito, dakilang Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa mga kaluluwang tao sa pusong tumanggap sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah, iligtas mo sila. Maging ang kanilang mga mahal sa buhay, kahabagan mo sila, dakilang Diyos. Isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa langit, gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa gawa, at sa katotohanan. Pagkalooban mo, dakilang Diyos, ng pagkakataon na sila ay makasalamat sama namin sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot na langin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y tuloy-tuloy na mga minamahal sa lahat po ng ating pong mga pangailangan. At ang buong pagkataon po ay akin na pong ibinabalik sa ating beloved ordained preacher, Blind Brother Fred Ignacio. Amen. Galabasin po, Brother Del, mag-o-preserve. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Sa masandaling ito, minamahal. Pwede na pong ka, pwede na pong bumalik sa upuan niyo po mga baguhan. Amen. Pwede natin dakilang Diyos. Tayo po dahil ako minamahal ko sa biyaya, trono biyaya ng ating dakilang Diyos. Ito po tandaan yung minamahal ko. Manalangin tayo na may pananampalataya. Ano man hilingin natin sa ating dakilang Diyos, bago ka magbukas ng labi, alam na naman ang Panginoon kung ano yung hihingin mo. Ngayon, ang sabi, magdapat ka lang sa ating dakilang Diyos. Ariin mo ang iyong Diyos na hari ng iyong buhay at tagapagligtas sa iyong kaluluwa. Sa pagkatandaan po natin, minamahal, lahat ng plano ng ating dakilang Diyos para sa atin, mabuti. Tao lamang gumagawa ng masama. Kaya, minsan nananalo ang kaaway. Sa sandang ito, minamahal ko, humingi tayo sa ating dakilang Diyos. Maring humingi tayo ng dagdag ng panampalataya.
dagdag na kasigasigan maglingkod. Maraming biyaya. Bakit hindi? Pero tandaan po natin, minamahal ko, palitan natin yun ng tapat na paglilingkod sa ating Diyos. At sabihin natin, minamahal ko, sasabihin ko sa inyo, mas tapat ang Diyos kaysa atin. Kaya manalangin tayo, minamahal. Manalangin po tayo sa ating dakilang Diyos, minamahal. Opo, takilala aming Ama, Diyos, makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahal, Pansos. Pinakamahal na Panginoon, sa pangon at panalangin po ng aming minamahal, galing ng Pastor Evangelista Willis Adelmeda, natok mi sa iyong banal harapan. Nagpapakumbaba, nagsusumamo sa humingi ng tawad sa lahat para pagkukulong sa mga kahinaan, napagbigyan, patawad po mula Panginoon. Dalangin po namin na Diyos sa kalakas ng kalusugan, pag-ingat, pagkupala, mahabang buhay sa aming minamahal, galing ng Pastor Evangelista Willis Adelmeda, ibanal na pagpeta sa buong sambahayan. Sa lahat po ng mga aral, lahat po ng mga gagaw at mga kapatiran, tugunin mo po kanilang panalangin, ano man kanilang kailangan nila manang batid po namin, O Diyos. Hindi po maiksiyo kami na hindi may pagkalubo pangalan ng mga anak at hindi po maraming pagdating hindi mapakinggan ang hinahing ng mga anak. At sa'yo makapangyari ang pangalan namin sinasaway. Alam ng demonyo ng karamdaman, demons of sickness and disease, demons of problems, demons of unbelief and doubts, mga hadlang, kahirapan, mga gawa ng kaaway, cast out, cast out, cast out! We bind the power of Satan in Jesus' name. Be healed right now! In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah! Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Puri natin dakilang Diyos. Magkaroon tayo ng pananampalataya. Lumuksa tayo ng tatlong beses. Kasabay po ng pagsiyo ng Hallelujah! Praise the Lord! At atapa pa our voice, gawin natin. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamamala Panginoon. At tayo po'y natakot minamal ko sa announcement to our beloved brother Jonet De Castro, praise God. Hello, Brother Bobby Aceros, praise God. Amen. Praise the Lord.